po sa ating lahat. Andito po ako ngayon sa Clorem Pump Room po. Ito po yung mga bagong equipment namin rito sa makikita niyo po sa aking likuran. Tara, samahan niyo po ako. Ipapakita ko po sa inyo ang mga bagong equipment po namin rito. Ito po yung mga bagong equipments namin rito po sa Clorem Pump. Tara, ipapakita ko po sa inyo. Yan, ito po yung mga bagong equipment po rito. Ito po yung chlorine pump po. Ito po yung dosing pump number 1. Dosing pump 2. At ito naman sa kabila. Dosing pump 3 and 4. Yan. At ito po yung brand po, prominent po yung brand ng pump na ito. Ah, makikita nyo po yung mga filter po natin. Ito po yung mga linya po ng tubo po na dadaanan po ng ating ito po yung dosing discharge line. Yan po. Makikita po natin yung mga bulb po. Pangsara, pangbukas po. At yung mga pressure gauges niya. At ito naman yung chlorine analyzer po. Ito po yung nagbabasa po kung may tamang ano na po yung chlorine. Nasa tamang reading po ba? At ito naman po yung sodium hypochlorite dosing skid. Ito po yung control panel po niya. Dito po natin yung i-operate yung mga pumps na ito kung paanda rin po. Mayroon po siyang hand. Ito po yung manual at saka yung auto na dinadala po ng float switch po. Yan, sa bawat analyzer po is dalawang pump po yung kanyang dala. Yan. Yan, ipakita. Makikita po natin yan. Sa isang analyzer, dalawang pump po yung kanyang dala. Yan yung pump 1 and 2. At ito naman sa kabila, pump 3 and 4. At dito po, makikita rin po natin ito po yung mga sensor niya. Yan, sa chlorine sensor po. At ito po, dito po sa bandang ito, ipapakita ko po sa inyo yung pH meter at saka yung turbidity meter po. Yan, ito po yung pH meter. Dito po nila kinukuha yung reading nila sa operation po sa calories po ng chlorine na nasisense po nito sa tubig po. At ito naman po yung turbidity meter. Yan, kita po natin yung monitor niya saka yung configuration niya po. Andito po yung parang sensor niya po at yung filter niya. Ito namang pumps na mga ito. Ito rin po, dosing pump rin po ito. Ito po yung mga naunang mga motor na luma po.
Pero patuloy pa po itong ginagamit. Hanggang ngayon, ah, nag-underprint ito. Ayan, ginagamit ah, bilang temporary po. Dalawang pampor tayo na mayroon po ito. At sa bawat room po, mayroon po tayong split type PC kasi kailangan po nito na yung temperature po is malamig po kasi yung chlorine nagre-react po siya sa kung mainit yung panahon. Ayan po yan, yung kabuuan po sa chlorine room at saka yung pumps niya. Maraming salamat po sa panonood. Kung bago pa lang po kayo sa channel ko po, patuloy niyo po akong suportahan. Samahan po sa aming mga adventure po at sa susunod pa po na mga upload ko po. Hindi pong kalimutan like, subscribe po para sa susunod updated po kayo sa mga vlog ko po. Maraming salamat and God bless us all.